Paano ba? 8 tips para ang lalaki naman ang maging clingy sa'yo. Shoutout to Tita Mau, Guillermo Luz Deza, Rosalyn Villegas, and Nora Lucero. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. Follow us on Facebook at facebook.com/paanobachannel for more love tips and advice. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Paki-turn pong blue yung ating thumbs up button dahil napakalaking tulong po nito para sa ating channel. Let's start the video. Tip number 1, huwag mo siyang kausapin paminsan-minsan. Itigil ang lahat ng uri ng komunikasyon. Maaaring mahirapan kang gawin ito, lalong-lalo na kung gustong-gusto mong kausap ang isang tao at kung sanay na sanay ka na lagi siyang nire-replyan. Pero kung gusto mong maging sabik siya sa'yo, mamimiss ka niya o maging clingy siya sa'yo, dapat ay bigyan mo rin siya ng dason para mamiss ka niya at maging clingy siya sa'yo. Hindi makakatulong sa pagiging clingy ng lalaking mahal mo kung palagi kayong magkausap, magka-chat o magkasama. Dapat kung minsan ay hindi ka rin nagpaparamdam upang mamiss ka niya. Halimbawa, huwag kang magparamdam ng isang araw o isang buong maghapon. Pero huwag mong ipaalam sa kanya na nagpapamiss ka. At the same time, huwag mong araw-arawin ito dahil kapag inaraw-araw mo ito, iisipin ng lalaki na hindi ka na interesado sa kanya o na baka maghihiwalay na kayo. Pag ginawa mo naman siya at sinabi mo sa kanya na nagpapamiss ka sa kanya at gusto mong siya naman na manabik sa'yo, eh most likely, mabubwisit sa'yo yung lalaki. Kaya tip lang naman ito, subukan mo lang magpamiss sa kanya ng isang hapon o medyo bagalan mo ang pag-reply sa kanya mga text at huwag mong papaalam sa kanya na ang dahilan kung ba't mo ginagawa ito ay because gusto mong magpamiss sa kanya. Tip number 1, huwag mo siyang kausapin paminsan-minsan. Tip number 2, paghintayin mo siya ng konti. Ayon sa pag-aaral, halos kalahati lamang ng mga lalaki ang nakikipag-communicate lang isang araw matapos ang unang meet-up nila ng babae. Ang mga lalaki, kilala natin bilang hindi nagpapakita ng emosyon madalas. Kaya ayaw na ayaw din niyang ipinapakitang namimiss nila agad ang isang babae. Isa itong estratehiya na maaari rin gamitin ng mga kababaihan, lalo na kung gusto niyang maunang makipag-usap o gumawa ng unang hakbang ang lalaki para sila'y magkausap dahil magmumukhang clingy ang lalaki kapag siya ang unang nag-initiate na makipag-usap sa'yo. Malaking bagay kapag hinahayaan mong maghintay sa'yo ang lalaki. Bigyan mo ng pagkakataon na manabik siya sa'yo. Maging clingy. Alamin, alam man ng lalaki na pinaghihintay mo siya, nakakatutulong pa rin ito sapagkat nangangahulugan ito upang malaman mo ang susunod niyang hakbang, kung clingy ba siya o hindi. Tip number 2, pag-intayin mo siya ng konti. Tip number 3, magpakipot ka ng konti. Sa maniwala ka o hindi, ang pakipot na babae ay nakaka-attract sa lalaki. Nagiging clingy o lumalabas ang pagiging clingy ng isang lalaki kung nagpapakipot ang babae sa kanya. Sa mga millennial, mas kilala ito bilang tawag na nagpapabebe. Paano mo malalaman na iniisip ka ng lalaki madalas kapag nagpapakipot ka sa kanya? Huwag mo ipakitang nakuha agad niya ang atensyon mo. Huwag mong ipakita na mahal mo na siya agad, na gusto mo na siya agad. Minsan ay matutok ka rin na mag-deny o humindi. May ibang atake sa mga lalaki kapag binibigyan sila ng mga babae ng kaunting pagsubok. Na-challenge sila, ika nga. Tandaan, mahalaga na huwag kang magmadali sa pagpasok sa relasyon. Hinay-hinay lang dapat, dahan-dahan lang. May tamang oras para rito. Tip number 3, magpakipot ka ng konti. Tip number 4, huwag laging oo ang isasagot mo sa kanya. Nagsasawa o nawawala ng interes ang isang lalaki kapag ang babae ay laging available para sa kanya. Iyong tipo na lagi kang go sa lahat. Oo ang palagi mong sagot
at hindi marunong tumanggi. Para maging clingy ang lalaki sa'yo, subukan mong humindi sa mga minsanang aya o imbita niya sa'yo. Halimbawa, kapag inaya ka niyang gumala, kumain o tumambay at magkwentuhan, tumanggi ka. Maaari mong sabihin na maaari kang gagawin, may aasikasuhin ka. Sa pamamagitan nito, lalo lamang mag-i-initiate ang lalaki na lumapit sa'yo. Maiintriga siya sa'yo sa mga pinagkakaabalahan mo. Magiging clingy siya at kukulitin ka niya. Dahil sa mga pagtanggi mo kung minsan, magre-resulta ito na palagi kanyang iisipin at lalo kanyang mamimiss. Iisipin niya kung kailan ka magiging available para sa kanya. Tip number 4, huwag laging oo ang isasagot mo sa kanya. Magkaroon ng sarili mong buhay labas sa inyong relasyon. At bago tayo magpunta sa tip number 5 to 8, maikling patalastas lang po. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. Kung maaari rin at umabot na kayo sa parte na ito ng video, please turn that like button blue para naman makatulong din sa ating channel. Tip number 5. Siguraduhin mong masaya siya pag magkasama kayo. Siguraduhin mong mag-e-enjoy siya kapag magkasama kayo upang hahanap-hanapin ka niya. Maniwala ka man o hindi, mas lalo kang iisipin ng lalaki kapag hindi na kayo magkasama. Lalo na kung ang mga naiisip niya ay yung kung gaano kayo kasaya kapag magkasama kayong dalawa. Yung mga bonding ninyo, kung ano ang mga pinagagawa niyo kapag kasama ka niya. Tandaan, kapag nagawa mo ang ganitong uri ng estratehiya, ibig sabihin lamang nito'y may control ka sa maaari niyang nararamdaman. Maaaring maging clingy na rin siya sa'yo. Sa kasalukuyan, ang ginagawa ng mga kabataan upang maging clingy sa kanilang lalaki ay maaaring makipag-flirt sa pamamagitan ng pagte-text sa kanya. Pwede rin sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng mga magaganda mong larawan. Sa ganitong paraan, sigurado magiging sabik siya sa'yo at hindi na siya makapaghihintay na magkita kayong muli. Tip number 5, siguraduhin mong masaya siya pag magkasama kayo. Nang sa gayon ay maski hindi kayo magkasama, ikaw pa rin ang iniisip niya. Tip number 6, mag-explore kayo ng magkasama. Tumuklas at gumawa ng mga bagong bagay ng magkasama. Isang paraan para maging clingy ang isang lalaki sa iyo ay sa pamamagitan ng pagsubok sa mga bagay na hindi niyo pa nagagawa noon ng magkasama. Gawin ninyo ng sabay ang mga bagay na hindi ninyo pa nasusubukan noon. Kumbagay, nage-explore kayo ng magkasama. New experience with you, ika nga. At kapag hindi na kayo magkasama, maniwala ka, may isip niya ang mga ito. Mapapangiti siya at maaalala ka niya. Iisipin niya kung kailan mauulit muli, iyong hanggang sa asahan niyang muli kung kailan kayo magkikita at magkakasama uli. Mananabik siya sa piling mo. Ang ganitong uri ng bonding ay isang paraan upang mas tumibay ang inyong samahan. Mas lumalim ang pagtingin niyo sa isa't isa dahil sa ginugugol ninyong oras na magkasama at mga experience at memory na unique sa inyong dalawa. Tip number 6, mag-explore o mag-adventure kayo ng magkasama. Tip number 7, mag-iwan ka ng mga bagay nang hindi sinasadya. Nangyari na ba sa iyo yung tipo na napangiti ka o naalala mo yung isang tao dahil lang may nakita kang bagay na naiwan niya na maaari makapagpaalala sa iyo? Yung mapapangiti ka kasi naalala mo siya sa bagay na yon? Maaari mong gawin ang tip na ito sa pamamagitan ng pag-iwan mo ng mga simpleng bagay na maaaring maalala ka niya kapag hinawakan o nakikita niya ito. Pwedeng yung ponytail na ginamit mo noong huli kayo nagkita o kaya naman yung ticket na ginamit ninyo nung nagpunta kayo ng amusement park. Kapag nakita niya mga ito nang hindi sinasadya, tiyak maiisip at maaalala ka niya. Mamimiss niya ang mga oras na magkasama kayo. Maaari rin pabango
no? Maglagay ka ng konting pabango. Tapos yung scent na yon, kapag naamoy niya sa loob ng kotse niya, ay maaalala ka niya. O di kaya mga handwritten notes na isinuksok mo sa loob ng kanyang libro, ng kanyang wallet, o sa lugar kung saan niya madalas ito makita. Tip number 7, mag-iwan ka ng mga bagay nang hindi sinasadya. Tip number 8, mag-post ka ng updates tungkol sa buhay mo gamit ang social media. Alam naman natin na ang social media ang isa sa mga paraan para makakilala at makausap ng ibang tao. Sa pamamagitan nito, pwede kang mag-post ng mga larawan mo sa social media, mag-upload sa FB, Twitter o kaya na may Instagram. Pwede mo ring ibahagi rito ang mga nangyari sa iyong buhay na gusto mong makita niya. Pakita mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo at kung ano ang mga bagay na pwede niyang mamiss ngayong hindi kayo magkasama. Maniwala ka, maiisip at maiisip ka niya na hahangarin at umaasa siyang sana kasama ka na niya ngayon. Paraan din ito upang ipakita sa kanya na masaya ka kahit ikaw lang mag-isa, na nag-e-enjoy ka pa rin kahit hindi kayo magkasama. Malaking tulong ang mga nakikita niya sa social media na mga pinagkakaabalahan mo nang sa gayon, maisip ka niya at kung ano ang pwede niyong gawin kapag nakita na kayo. At para masabik siya na makapiling ka kasi feeling niya dagdag ka sa buhay niya at hindi ka, kumbaga hindi ka nawawala dahil lang hindi kayo magkasama. Tip number 8, mag-post ka ng updates tungkol sa buhay mo gamit ang social media para ma-miss ka pa niya lalo. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos on love and relationships. Please also like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download rin po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS1250452. Nakamura na kayo sa delivery fees kumpara sa Grab at Lala Move, nakatulong pa kayo sa ating channel. Huwag din po natin kalimutan ang Xiaomi. Get additional discounts when you buy from the Xiaomi Official Global Store using the link in our video description box. Maraming salamat sa panonood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Para naman po sa mga nanonood sa Facebook, please like our page, share this video with your family and friends, and leave a comment down below. Nang sa gayon, ay ma-shoutout po namin kayo. Maraming salamat and see you in our future videos.